mas mangyari. Kasi nasa isip mo yung masama karma yun. Karma masama. Mali. Hindi pwedeng gano'n. May good karma rin. May good karma. Ang ginawa mong mabuti. May ginawa ka lang basta maganda. Wala ka man lang. Hindi ka man lang binihara. Hindi. Meron nga ito. Diba? Good karma rin. Ang ginawa kong mabuti. Oh, meron din. May reward ka. Ang buhay dito sa mundo ko, reward and punishment lang naman. Ganun yun. Ano yun ka? Ano yun ka? Ano man piliin mo, bro, meron. Yan ang masama eh. Oo. Pumili ka ng punishment. Sige, gusto ko punishment. Oo. May reward. Gusto ko reward lang. May punishment din yun. Hmm. Isa lang yun eh. Yan ang matigiran eh. Isa lang. Hindi kaya isipin ng tao. Mahirap. Bakit? Ba't naging ganun ang tao? Kalap. Bakit na naging ganun? Pag-isipan ng tao. Saan brainwash. Galing? Saan galing? Greek mentality. Greek. Yan yung pag-aaral na yun. Education sa eskwela. Greek yan. Puro Greek yan. Kalap. Kalap kami. Puro science. Iwalay ang utak. Kaya hindi maintindihan ng tao ng pinag-iisa lang naman yun. Lahat ng bagay sa mundo, isa lang. Mm, pinag-ihiwalay lagi. Pinag-ihiwalay mo dahil Greek ang mindset mo eh. Greek. Hindi mo may pagsama yung isa, doon yung maliwanan. Oh, mali at saka tama. Inihiwalay mo. Eh, hindi mo naisip yung tama may mali eh. Hindi mo naisip yung mali, may tama. O isa lang yun. Kaya ganun yun. So, sino, who gave Israel to the despoilers? Hashem. It was none other than themselves. But Isaiah spoke of his praise. Not punishment. Focus niya is praise. He follows to the rejoinder to remind, rejoinder, ha? Huh? Ano yung rejoinder? Who is the rejoinder? Rejoinder. Si Hashem rin. To remind Israel, hindi si Hashem rejoinder. Sino? Mga prophets? Isaiah. Ah, yung prophet. Rejoinder ang tawag dun. Pero kasi naging ano siya eh, naging... I-restore niya. Makita mo dyan na siya yung tinangalan din na you will be the light of the nation. Yung si Isaiah. The world, yung salita na yun ni Jesus, hindi si Isaiah yun eh. Hindi yun si Jesus eh. Hindi. Talmud yun eh. Talmud you're the light of the world and you're the salt of the earth. Kagiga yun. Talmud kagiga. Kasulat yun dun. So, have no fear. Because the rejoinder reminded Israel of God's promise of a better future. Have no fear, for I will redeem you. I have called you by my name, so you are mine. Isaiah 43 verse, chapter 43 yan eh. 43, one. Kasi nabasa ko yan, whole chapter eh. Sobrang lalim yan. Kahit nandun kayo sa apoy, hindi kayo masusunog. Pero, dito, i-relate mo ito. Eh, pagkasabi ni Isaiah ito, hindi lang sa Israel, kundi sa iyo. Oh. Applications. So, how does it apply to you? Okay? Ano mo? Okay, alam mo sa Israelites yan, di ba? Pero, how does it apply to you? It doesn't make sense. To talk about it, to talk about Isaiah, it doesn't apply to you. Mm-hmm. For what? If it doesn't apply to you. Huwag mo na lang basahin. For what? Hindi. So, gusto mong basahin, gusto mong pakinggan. So, it applies to you. Mm-hmm. It applies to you. Diba? So ngayon, how does it apply to you? If it applies to you. How?
Mahirap ba tanong mo? Mahirap? How does it applies to you? I think siguro yung ibigin yung laba yan yung application sa sarili mo ay hindi eh, nakakalimutan niyo kasi yung mga lines eh. Have no fear for I will redeem you. I have called you. Ano yung sabihin mo? I have called you by my name. Sige nga, nabasa niyan. Alam niya, pero ano yung sabihin niya? I have called you by my name. Yung name dyan akin, di ba mga action niya ni Hashem? Hindi naman yung literal na pangalan eh. Ano yung sabihin? I have called you by my name. By my name. De, una-una, bro, talagang ang hirap ng great mindset, no? Great minded. Kasi nahiwa-hiwalay siya eh, no? Hmm. Have no fear. Teka, sige, analyze natin, have no fear. Ano ibig sabihin mo? Matapog sa kahit anong... Kahit tinagalog mo lang. Kahit anong bagay, kahit anong mangyari sa buhay. Have no fear. Ang tinatanong ko, ano ibig sabihin? Sa buhay namin, kahit punong-puno kami ng negative, huwag kami matakot. Huwag kami mag-worry. Kasi Hashem will, has promised to redeem us, to assist, to help us. Yung ano ang kaibahan o kung meron man yung fear at saka worry? Natandaan yung tinanong ko? Hmm. Anong tinanong? Ay, yung kaibahan. Nang worry sa fear. Oh. Yung worry, nag-aalala ka. Pero yung fear, mas maano yun? Mas matindi yun kasi may kinakatakutan ka na ng mga maraming kasi negative. Yung worry, walang takot. Wala, nag-aalala ka pa lang. Na kinakabahan ka pa lang. Walang tao. Muri? Oo. Meron. Meron. Mas malala yung takot kaysa sa worry. Meron. Pareho. May halo na yun. Pareho yun. Pag nag-worry ka, takot ka na rin. So, okay. Have no fear. Fear. So have no worries. Don't worry. Huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. Huwag kayong matakot. Kasi I will redeem you. Ano man ang mangyari? Amen. I will redeem you. These are the strife. First of all, these are the Israelites who was already in exile. Because they were in turmoil. Kasi exile na sila kasi eh. Kasi na-exile sila. Babylon. Ng mga Babylonia, pagdating ng mga Greek, hindi nila malawa. Kumbaga si yung mga pro-Duterte. Nung una si Duterte, yung mga pro-Duterte, gagalong, anong gagawin mo yan? Paano na tayo? Ganun. Paano na tayo? Oo. Wala nang ano. Eh, ito mo. Grabe, no? Don't have so, nawo-worry na. Bro, madaling pag-aralan eh. Yung word na yun, pakinggan, madaling i-discuss, madali lang. Subukan mo nang gawin. Hirap. Hirap i-apply nun. Iski pa ng Israelite po, wala eh. Ano nangyari? Hindi nga nila kaya rin eh. Hindi kaya. Ikaw pa kaya. Chosen pa yan. Natin. Maasa lang sa tao sa sa iba na Christian din. Totoo. Kasi siya sa tao. Ang nangyari, hindi siya nakikita. Walang ano eh, hindi mo nakikita sa mata eh. Di ba? Kaya sobrang hirap nun na part eh.
Kaya nga, doon bumibilib siya, Sen. Kung nakuha niya. Doon siya bumibilib. Sa mga may imuna. Sa mga imuna. Imuna. Kahit walang, faith. Walang kinakapitan. Bakit? May trust pa rin. Di ba? Hindi naman sinasabi na alisin mo yung kinakapitan mo. Hindi. Hindi literal yun. Yung walang kinakapitan. So, gusto ko yung alis. Gusto mo, alisin yung kinakapitan mo. Para magkaroon ka ng kapit. Ano ba yun? Sige nga. Hindi naman pwede yun. Hindi ba? Hindi pwede yun. Hindi. Yung mga yan, yung mga ganyan, yung mga, lalo na ngayon.